Manila and to the DCS family. At sa ating Vice Mayor Hani Lapuna Pangan, mga sa inyo pong lahat at sa ating mga future lifesaver sa MDRRMO sapagkat immediately na commitment. Ito po ay commitment at pangarap namin noong kami wala pa sa pwesto at ito'y inihayag sa mga batang Maynila. In fact, I'm grateful to our fellow employees and department heads sapagkat ang commitment lang po natin ay anim. Hanggat maaari talagang honest to goodness, upscale, high standard ambulance assistance to those who are in need. Ngunit ang paspasinayaan natin ngayon ay 12 para sa mga batang Maynila. Sa ating pong mga bisita rin ngayon na tumutulong pataasin ang antas ng pagtitinda sa kalsada, ang ating partner GCash, today Globe family, welcome to our regular flag ceremony. To the Boy Scout of the Philippines. To Seoul Medical Corporation. Gandang umaga. Good morning. Good morning, Your May. Maraming salamat sa Diyos. Naka-isang linggo na naman tayo. Naligtas at malusog sa kabila ng pangamba at patuloy na panganib padulot sa atin ng pandemyang ito dala ng coronavirus. Yesterday, we still have about 372 active cases. And it's a sad day again and again in the city of Manila that by of our constituents died yesterday because of coronavirus. We were very grateful and happy that for the past 1 week, almost none. But yesterday is a different day. Like any other day since March, na nagkaroon ng start ng infection sa ating bansa. Kaya salamat sa Diyos sapagkat marami sa mga kababayan natin malusog ngayon. Naraos tayo sa linggo. Nakaligtas ang 23,000 ng mga batang Maynila. Marami salamat sa ating mga medical frontliners, mga doktor, nurses, and other medical workers in our respective hospitals. To our Manila Health Department, headed by Dr. Pox Pangan, to the MHD family, to continue to trace, test, and making tests, gold standard of testing in the city of Manila to be free and accessible since day one. It's been almost 10 months now. We will continue to make swab testing as a gold standard and acceptable to the international community as safe and effective testing approach for free to everyone. That is our commitment because this problem is a universal problem and it has to be approached inclusively. Wala nang boundary. If we can
in our own little way, to really give you peace of mind. By having tests, we will do so. Hanggat kaya namin ilibre, ililibre namin yan. And rest assured that your city government and the Manila Police District will continue to implement what is necessary para sa kaligtasan ng lahat na taga-lungsod at ang mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Pasko ay darating, tiyak yun, pati ang bagong taon. Ang tanging tanong na lang, Pat, aabutin mo ba yun? Yan ang lagi natin ilalagay sa ating isipan para sa araw-araw na paglabas natin sa ating mga tahanan na lagi tayong nag-iingat. And as a commitment, we will continue to further and strengthen our medical capacity to address infected individuals. And I'm grateful to private sectors to continue to pour help or donations to the city. Sa mga natutuwa ko sa mga immigrants and OFW sa buong mundo, pinadadala niyo yung tsape o yung pinadadala niyo yung pera, umasa kayo, kahit kasingko-singko ang duling, tutustusin namin para labanan ng pandemya. Kaya sa inyong lahat dito, kami ni Hani Lacuna, pipilitin namin maglingkod ng matino, maayos at epesyente. Ngunit kailangan namin ang tulong ninyo. Kailangan namin ang kusang disiplina. We would rather catch criminals na magpapahirap sa mga tao, mamimerwisyo sa kapwa, instead of sawayin kayo ng sawayin sa mga bagay na dapat naman kayo na rin ang gumagawa ng kusang disiplina at pag-iingat sa inyong sarili. Kaya mas magiging mabisa ang laban natin sa pandemyang ito, sa virus na ito, kapag ang mamamayan at pamahalaan ay tumutungo sa iisang direksyon lamang, ang labanan ng COVID-19. Yun ang tunay nating kalaban. Kaya po mga kababayan, mga tagalungsod, at yung mga dadako dito, 372, still, it may sound low against our population, but still, this virus started with one. Now, about 30 million, more or less, in the world, and millions died already. So we must adapt. We must learn how to live with COVID-19, at the same time, learn how to go back to work safely. Kayo na mga kasamaan ko naglilingkod sa ating mga kababayan, mag-iingat kayo. Kailangan yung mag-iingat. Kailangan mas doble ang ingat sa atin, sapagkat wala nang aasahan ang taong bayan kundi ang kanyang pamahalaan. Mas lalo tayong kailangan ng tao ngayon. Ngayon, kasagsagan sa kalagitnaan ng laban natin. Nandiyan na po ang bakuna. Nag-i-injection sa Mexico, sa Britanya, sa Estados Unidos, sa Middle East. Andiyan na sila. Malapit na. Nag-aantay na lamang tayo ng para sa atin. And I hope those in the regulatory agencies should act
swiftly and faster because people are dying every day in our city and in the country. I hope hindi sila magkipit balikan na kumisan ay parang mas magaling pa tayo sa kanila. Nanonood lang tayo ng laban. Habang naghihingalo, hirap na hirap, huminga yung mga pasyente sa ating mga ospital at nangangambang baka mapariwara pa. And rest assured, kayo mga batang Maynila, bibili si Pangulong Duterte ng bakuna. Yan ang task niya sa kanyang mga kabinet para sa mga tagalungsod ng Maynila at buong bansa. Ngayon, ang asahan niyo naman, ang inyong pamalang lungsod will supplement, we will help the national goal, we will help the national government. We are ready financially, and that's the most important part of acquiring vaccine. And I hope that there will be soon an approved, effective, safe vaccine for us while we watch them. I hope we will not enjoy watching other countries saving their people. And these people who are tasked by the President should act swiftly. Sana lang. But for the meantime, we continue. And I implore and encourage each and every one of you, please, nakikisuyo ako sa iyo. Pasko, malamig. Wala pang datos na nagsasaad kung ano ang magiging epekto sa atin ng klimang ito sa ating kalusugan at sa virus na ito. Kaya nakikisuyo ako sa inyo. Huwag tayong bibitaw. Kapit lang. Huwag natin ipariwara yung pinaghirapan na natin ng 9 na buwan. Nakakasyam na buwan na tayong hirap. Marami nang nawala. Marami nang umiyak. Marami nang nalungkot, marami nang naghihirap. Tiisin na lang natin ang konti sa pagdidisiplina sa sarili. Patuloy na umiral, araw-araw, sana sa bawat isa sa inyo ang diwa ng Pasko. At sinabi doon na ang Pasko o ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan. At sa pagmamahal, pwedeng ipakita sa pagmamalasakitan. Yan ang bilin sa atin ng Panginoon. Ngayon natin patunayan na tayo ay madasalin. Tayo ay nananalig. Ang pananalig, hindi lang pakikipag-usap sa Diyos, kundi sinusunod din natin ang utos ng Diyos. At yun ay isa sa mga utos. Mahalin mo ang kapwa mo. Diyan natin ipakita dito sa pandemyang ito by keeping ourselves safe. Pag nagmalasakit tayo sa buhay natin, para natin pinagmalasakitan ang mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kani-kaniyang tahanan. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong maniniwala sa mga talonggis na okay na tayo. Okay na tayo. Maaring okay tayo sa numero, pero meron pang pangamba. Huwag tayong maniniwala sa mga organisasyong nagbibida-bida. At isasama kayo sa kapahamakan na magsama-sama, magdikit-dikit, magtalsikan ng laway sa bawat mukha ninyo. Huwag ho, huwag kayo naniniwala doon. Ang tunay na pananalig sa Diyos ay kung ano ang iyong kinikilos. Yan. Diyan natin ipakita. Sapagkat marami pa tayong hamon na kakaharapin.
Dalawang malaking kapistahan sa Enero, pinoproblema na natin. Hindi pa tapos ang Disyembre. Kaya sa mga organisasyon, huwag niyong bibiruin si COVID-19. Huwag na huwag. Dahil ni kami o sino man dito, walang makapagbibigay ng garantiya na magiging ligtas ang kapwa natin sumasampalataya, ang kapwa natin nananalig. May panahon ang bawat bagay. I hope they're getting our message. When we say no, it's no. Patawarin nawa ako ng Diyos. Pero ang kaligtasan ninyo ang pangunahing tinutugunan ng mga palisiyang ito. Wala nang iba. Mas gusto ko, sana lagi tayong masaya. Of course. That's our job. But today, next week, next month, a few months from now, we must continue to pursue our goal to keep safe, to keep everyone from this, keep away from this harmful, deadly virus. Kaya kung bakit ang unang binanggit ko sa inyo kanina ay salamat sa Diyos, nakaraos na naman tayo ng isang linggo. Linggo-linggo, araw-araw, ganyan ang buhay niya. Kaya sa mga batang Maynila, kapit lang. Self-discipline. Let's show it. Kailangan natin ngayon. So muli sa inyong lahat dito, maraming salamat sa inyong pagdalo. Nawa ay patuloy kayong gabayan at tayo'y patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos. At may awa talaga ang Diyos. Mga karaos tayo. So maraming salamat. Please wear your mask. Kung kaya nyo, dagdagan nyo pa ng face shield. Wash your hands and continue to practice while we enjoy going around, while we enjoy meeting people, while we enjoy visiting our loved ones in their respective house, while we enjoy yung mga pasyalan, we continue to practice physical distancing on our own. And in return, ulit-ulitin ko sa inyo, pipilitin namin maging mainam, masinop, at epesyenteng paglingkuran kayo. Hindi lang sa pandemyang ito, pati sa darating pang mga taon ng buhay natin. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapat. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Ayan mga kaibigan, tapos po ito yung speech ni Yorme, mga kaibigan. So ayan na mga kaibigan, nandito po tayo sa may lungsod pa rin ng Manila, mga kaibigan. At para po i-update ito ng ambulance. Social distancing na muna tayo. Hindi tayo magdidikit-dikit. Distancing ko. Social distancing lang po. Hindi na nagkukupli. High end, sabi niya. High end. Machine. Okay. Kirain natin toits. Ayun. Ayun mga kaibigan. Sundan pa natin si Yorme. Oh,
subscribe kayo rito. Mag-ingat kayong lahat, ha? Manila, God first. God first.